Tess, paano nga ba ang simpleng pagpapatubo ng luya bago natin gawin ang direct planting? Okay, mga best, kailangan natin ng bilao. Pero kahit hindi bilao, okay lang. And then, lagyan natin ng tissue. Yung tissue na yan, mga best, babasain natin yan. And then, pagkatapos nating basain, ilalagay natin ang ating mga luya dito. Lalagay natin dito, babasain natin yan. Tapos, tatakluban uli natin ng isang bilao. Pagkatapos natin takluban ng isa pang bilao, ilalagay natin sa lugar na hindi naiinitan. Sa ilalim ng labamo, mga best, at sila ay pabayaan doon. Be sure lang na basa ang ating tissue. At sa ganon, tuloy-tuloy ang pag-ugat or pagtubo ng ating luya. Hindi pala nag-ugat, tumutubo pala. Yan. I-recycle natin yung ano, yung lupa. Ito yung lupa dun sa ano, sa natuyo ko ng ornamental plants. Para mas ano siya, mas maging buhagag. Wala na kasi akong ano yung labang. Lagyan natin ng kokopit yan. So siya, no, kokopit pa. Pero kasi wala kayong lalagay. Para magbuhagag siya. Tapos dinagdagan ko rin ng vermicast para dagdag nutrients. Dito natin itatanim ang ating luya. First time ko actually magtanim ng luya. Dahil noong luya, pinatubo ko muna. Kasi before, ginagawa ko direct lang. Yun nga lang, tumutubo siya, nagkakaroon siya ng mga panibagong dahon. Pero hindi natutuloy yung pag-uugat niya kung saan makaka-harvest ko ng marami. Nakaka-harvest ko pero konti na. Pero this time, gusto ko marami akong harvest. Kaya naman, yun ang panukod ko, gusto kong pila. Today is February 2. Ang oras is 6 a.m. Agahan natin kasi may ano, may work pa. Eh yung prayer, yung ano ko, yung seedling ko ng luya, nakamakulok. Kaya dapat ano natin. Yung tanimin natin. Para makaka-harvest na tayo ng luya. Itatanim for today. Yan, dili tayo. Lagyan natin sa pinaka gitna. Yan. Okay na yan. Best, sa pagtatanim ng luya, always remember, dapat hindi sila direct sunlight. So, mas maganda kung nasa ilalim sila ng punong kahoy. Yan. Ito yung ating mga pinunla na luya. Palabasin lang natin yung part, yung puti, kasi ito yung magdadahon. Yan. Yan mga best. Wala na kasi akong malaking container eh. Transfer ko na lang yan once na may available na akong ganito. Tapos diligan natin. It's okay.